So yun, good morning sa inyo mga kaibigan ko. So tagal natin din nakapagsama. I mean, tagal ko natin din nakapag-upload. Ang last upload ko noong January pa about sa Philippine vacation ko and May 2018. So check yun guys, link on description. So yun, kung mapapansin nyo, so brangunguna naman ako. So check nyo yung last year na vlog ko about mga siguro start from February, March, April, mga ganun. Allergy season ko siya, so sobrang parang every time magkati ng mata ko, tapos yung sipon ko laging ano, umiinom naman ako ng gabot, kaya lang minsan malala talaga. So parang everyday kong parang nakikipaglaban sa allergy na to, parang kung huwag nyo nang babalakin na magkaroon ng gantong allergies dito sa Japan guys. Pero sa tingin ko, sa Japan lang naman meron ng ganun, pero sa ibang lugar kahit magkaroon siya hindi ganito kalala. So yun nga. So today, kung mapapansin yung title ng vlog natin ngayon is about room tour. At kung mapapansin nyo, iba na rin yung kulay ng room ko. White and black na siya. So yun, gusto ko ipasyal kayo and ipakita sa inyo kung ano ba meron dito sa lugar na to. Kung ano ba meron dito sa lugar na to. Kung bakit yung bagay na to ay nakalagay dito. Bakit yung bagay na to kumpara saan siya, kung bakit ganito yung style niya. So lahat guys, hayaan nyo ako i-explain ko sa inyo ng buo lahat mamaya. Pagbalik ko, hayaan nyo muna ako umalis kasi may lalakarin kami ni mama. Mag-i-start ng siguro 10:30 AM. Yun, so maliligo muna ako, din aalis kami, and then mamimili kami ni mama. So parang family day na rin yun. Goodbye! So ayun, sobrang lala ng allergy ko. Uuwi na kami. So yun, nakakainis, hindi ako makalabas ng bahay, sakit ng gulo ko sobra. So yun, magro-room tour na lang tayo. Tara, samaan niyo ako. So ayun, nandito na sa bahay. So yun mga kaibigan ko, nandito na kami sa bahay, kakagaling ko lang ulit sa pinagbilan namin. Kundi lang naman yung binili ko, siguro para sa white day and trash can, para sa kwarto ko na to. So yun, hindi ko na kaya, kailangan ko na talaga magmas. Kaya mabilis lang kami umuwi kasi lumalala na yung allergy ko, hindi ko kaya talaga sa labas. Nakalimutan ko uminom ng gamot, so yun, bago yun, kumain na muna tayo dahil mabilis si mama ng McDonald's. Hi Ma! Anong binili mo? Pakdo? Beer. Parawa? Oo. So yun, kakain na muna kami ng makdo. Kasi umalis kami, nakalimutan namin mag-lunch. Doon ko palang na, ngayon ko pala naalala na hindi pa pala ako nag-lunch. 4 PM na. Galing. Saan kumain. So, tara na. Mag-room tour na ka. Hindi pa pwede yung transition na yun. So, yun.
hi sa inyo mga kaibigan ko. So, katulad ng pinangako ko sa inyo na about sa room tour ko, ang alam ko, nag-post ako ng story sa Instagram doon last week nung nagawa tong kwarto ko. So, first, gusto kong magpasalamat kay Tito Manny kasi siya yung tumulong sa akin para ma-arrange ko yung kwarto ko, and then nag-drawing ako, nag-design for room ko kung ano yung gusto kong gawin. Tapos, yun, maganda naman yung kinalabasan, black and white, kasi hindi lang siya para sa design, kasi ang favorite color ko, kung makikita nyo, black. Black talaga ako. Even yung car ko, even mga gamit ko, gusto ko black. Pero hindi naman almost lahat ng gamit ko black. Kumbaga, favorite color ko lang siya. Kung talagang maganda, tingnan yung black para sa akin eh. And then white color second. Pero nung high school ako, naging favorite ko yung purple, pink. Yung parang medyo pambabae na color, pero ang weird. Tapos yun, naman tumatanda ako, parang gusto ko sa black, lalo na sa kotse. Gusto ko yung dark, ganun yung pag-aramdam ko, parang nakakalalaki masyado tingnan ng black. Yun. Kaya yun, nag-decide ako na mag-black and white na lang ako dito sa kwarto ko. So, tara, samahan niyo ako. First part ng kwarto ko siya. Ito yung favorite place ko. Desk. Dito ako lahat ng ginagawa ko, kahit gusto mag-search dito lang. Lagi akong nakaupo dito. Kasi matutulog lang ako, or pumunta ako sa bed ko kapag matutulog lang talaga ako. Hindi ko ugali masyado, hindi tatagal sa bed. Kumaga pag-gising ko, on the cellphone lang, tapos tayo ako. Parang masasaya ko na ako sa oras. Kaya almost pag free yung time ko, kapag gantong walang pasok, lagi akong nakaupo lang dito. So yun, mag-YouTube ako, mag-search ako. Lahat mag-edit ako. So, yun. And then, dito sa part na to, ito yung parang bago na gamit na din sa kapatid. Ito. Parang bolang crystal siya. Gusto ko siya. Kaya alam, itong LED light screen, hindi pa na medyo madali pa siya. Kasi hindi pa dumanating yung in-order kong pang-manage ng wire. So, all around siya dito. Papakita ko sa inyo next time kapag nangyari na yung lahat. Kapag gabi na siya, maganda siya tingnan kahit gabi kasi sa mga light ko. And then, dito sa part na to, sa first, yan, camera gear. So, gamit ko ngayon yung G7X Canon ko. So, kaya wala siya dyan. Usually, nakatayo lang siya dito with tripod. Nakatayo lang siya ngayon kasi parang maganda tingnan para sa akin. Yan, yung DJI Spark ko, and then yung camera ko, mga lenses, extra battery, then another tripod. Then dito sa baba, yan, medyo magulo, hindi naman magulo, parang hindi ko pala naayos kasi ito yung mga charger, lalo na ito, yung nakuha ko sa Amazon, or cutter ba tawag dito, yung cutter kasi pag nag-open box ako, yun, kailangan ko ng ganyan. And then, ito, mga pouch bag ko. Mahilig ako sa pouch bag. Parang, medyo, gusto kong naka-arrange sila. At kung makikita yun, laman na ito, mga charger pa rin, mga batteries. Tsaka dito, kapag nagta-travel ako, ginagamit ko. Charger ko rin nalang ganyan. So, yun, sa baba, yung mga, ano, HD filter. HD filter ko daw. Basta filter for lens. Yung tape na ano, yan na lang. Kaya lang nung dito yan kasi inaayos ko pa yung cord ko, hindi pa perfect. So, yun. Yung mga boxes na lens, and then case ng DJI Spark ko na basta, yun na. And then, yun. And then, gusto ko dito sa computer. Ayoko na masyadong gulo yung kwarto ko, ayoko masyadong may wire, kaya yan, nakalas, wireless siya lahat. And then sa ilalim ko makikita, dyan ko rin nagay yung saksaka, dyan siya nakatang, so, para malinis din. And then sa park na to, yan, I'm shaking. Kasi gusto ko black. Black color siya, parang babae siya dito sa bandang scene na to, kaya kahit tumagamin sa nakabukas pa rin siya.
Yun din. Ito. Yan, heater ko. Pero tatabik siya kapag summer. Ito. Paano ba sabihin ko sa English? Kasi sa akin, Japanese. Tawag sa kanya. Parang kuchi sa iyo. So, parang air cleaner yun. Air cleaner. Tawag siguro sa kanya. Parang linilinis niya mga alikabok o banda air sa loob ng kwarto mo. Then, dito yung mga sa part na itong taas, yung parang dito ko linalagay yung madalas kong bunutin or gamitin sa labas din, katulad ng syempre wallet. Hindi ako naglalagay ng coins dito sa wallet ito para hindi siya masira agad. Dito yung mga coin ko. Then yung ibang card na lagi kong ginagamit din dito. And then ito, tissue box. Maganda to eh, kabibili ko lang. So gusto ko yung design niya, parang may iba naman black din. So dito ko lagi linalagay yung sosay ko dito. Yeah, para pag umuwi ako. And then, laptop. So, ginagamit ko rin yung laptop na to sa apartment. And then, ito. Ferrero. Chocolate. Hindi siya Ferrero, guys. Gusto ko lang yung design niya kasi kung makikita niyo yung loob niya. Parang, ang ganda ng design niya. Kaya nung pagkakain ko ng chocolate, ginamit ko na rin siya para sa necklace ko, pendant, bracelet, tapos yung ibang mga earrings. Kasi, 7 yung butas ng tenga ko. May fears ang mga 7. Kaya yun, may lingin ako sa earrings kapag wala ko sa mga. Hindi yan, kabibili ko yung parang gift. Ito, wala talaga siya dito eh. Parang ngayon lang siya nandito kasi ngayon na-ayos ko pa yung kwarto ko. So, sa bandang part na to, dito yung mga yung brand na bracelet. And then, ito, Rastakrat. Favorite ko siya. And then, yan, mga G-Shock ko, mga relo ko, dyan. Dati, tinry ko mag-collect ng G-Shock or relo. Dito, syempre, favorite brand ko ng sheets. Ray-Ban lang. Puro Ray-Ban siya. And then, may dalawa pa sa kotse ko, yung lagi kong ginagamit. Kapag umaalis ako. And then, kapag nag-drive ako. So, yun. Kaya nasa sa kotse ko siya. Kasi may lagay ng sheets sa taas ng kotse ko. Yun. And then, dito. Usually, mga lotion siya. Lotion. Hand cream. And then, lotion. Ito, lagi yung lotion na to. Ginagamit ko to. Every time. Kasi, wala lang, mabango siya sobra. And then, ito minsan ginagamit ko itong Victoria's Secret na lotion din kasi mabango nga. Then, pabango ko is Victoria's Secret. May isa pa akong pabango. Nasa loob lang. And then, ito, gamot ko sa ilong. Pinapaka ko sa mata. So, dyan nakalagay lahat. And then, sa bandang baba ng part niya. Books. And then, CD. Mga album ng favorite. Favorite group ko sa Japan. Sikat sila dito sa Japan. So, gusto ko rin yung forma nila. Parang lalaki-lalaki sila pumulong. Kaya, nagustuhan ko sila. So, dito banda, yun. Kasi nga may allergy ako. Kailangan lagi na pumas. Every para hindi rin ako magkasakit. Or magka-flu kapag. Doon yan, dito. Gusto kong bumili ng bag, lalagyan natin yan. Ano siya, parang document siya. Mga documents ko nandiyan. And then, sa bandang baba, yung mga pamba mo, pump spray. And then, dito, walang laman na pouch. Parang, kapag aalis ako, or magta-travel, dito ko lalagay lahat. Yung mga accessories ko lahat. Kasi, gusto ko na manage lahat sa loob ng bag. Para wala ko masyadong makalimutan ng maayos. And then, ito, trash can. Kasi, kaya siya nandito, kapag nasa labas siya, ang pangit tignan. Kasi nga wala siyang takip or masasave ko yung parang, masasave ko yung parang, ano, parang ako, yung space niya. Kaya dyan ko siya nalagay, para hindi nang pangit. Pero siyempre, black parts. Kaya sa banda na, ito yung closet ko. Ito yung kulay ng curtain ko. Dark na rin. Medyo may ka-blackish siya. Sa loob niya mga jacket ko.
mga jacket ko, mga bag ko. Pero meron pa ako sa taas. Kasi wala na yung kapatid ko dito, kaya nandun sa taas yung sa kong closet. Doon naman yung mga pantalon ko, yung ibang jacket ko, t-shirt ko, doon na. Kasi hindi na kasya sa kwarto ko talaga lahat. Parang I need talaga na space for parang closet. So yun, ito yung kama ko. Bumili ako ng kama kasi dati parang futon lang siya or mattress lang siya na nakalagay sa ilalim ng sa kwarto ko. Dito siya bandala. So nag-decide ako mag-block na bed. So, kaya bumili ako. Ayan, ganyan yung itsura niya. Ito yung kumot ko kapag malamig. Dalawa ako mag-kumot kasi sobrang lamig. Hindi ako nag-heater kapag natulog. Medyo masama sa katawan daw. Ayun, sample. So, ito. Yan, pajama ko. Gusto ko, lagi kapag gumigising ako yung next pajama ko, nakahanda na sa kampo. Para, isusuot ko na lang. Para dire-diretso na. Siyempre, black color din yung pillow ko. And then, si Mama Mary. Siyempre, kahit di ako nagsisimba, parang gusto ko, lagi katabi ko si Mama Mary. Then, ito. Yung kama ko. May saksakan siya. May cord siya para sa charger. So, habang natutulog ka, makakapag-charge ka. Remote control yan. Tissue pa. Kasi nga, pag sinisipan ako, kailangan ng tissue. Kaya may tissue na ako dito. May tissue pa ako dito. So, yun. Para hindi hassle, natatayo ka pa. Ano. And then, syempre, ito, yung door na yan. Pag binuksan mo yan, diretso na siya sa kwarto ng lola ko. So, kapag binuksan mo siya, makikita mo agad yung kwarto ng lola ko. Kasi, ganito sa Japan, napakadami ng pinto. Hindi uso yung lock. Kaya minsan, kailangan ko rin ng parang lock. Kasi, minsan syempre, nagbibigis ka, bigla papasok mo ako. Minsan yun. Ang weird lang sa pakiramdam. And then, yan. Dito banda, trash can pa rin. This time, nasa labas siya, nagilid ng kama ko. Kaya, trash can na may. May. Takip. Para hindi pangit tingnan. Kasi pangit, yung trash can na nakikita yung loob. Para sa akin yung loob. Medyo, parang pangit nakikita yung mga laman ng trash can. Siyempre, sabog-sabog yung mga basura mo. Yung yan, core. Ito para sa labok kapag nagsummer na kasi maglalabok na. So, nandun yun, yung carpet ko. Dire-diretso siya sa buong. Sa buong kwarto ko. So, kung makikita nyo guys, ito yung kwarto ko. Yeah. Ganyan itsura niya. So, yun. Gusto ko lang malinis sa kwarto. Gusto ko lang simple, wala masyadong gamit. Or kahit magkaroon ako ng gamit, ayoko lang sabog-sabog. Gusto ko, nasa ayos siya. Gusto ko lahat may meaning, lahat kung bakit dito nakalagay. So yun, parang personality ko na rin siguro yun. Medyo, kahit sa lamesa ng trabaho, ayoko yun, sobrang gulo. Parang nakaka-stress siya kapag feeling ko magulo or ano. Yun lang, kaya gusto ko malinis tignan, manage lahat. Parang kahit sa oras ko, gusto ko nakamanage lahat ng oras ko. Pero, minsan, gusto ko rin maging free para magawa ko yung gusto kong gawin. Then ito. Medyo hindi pa siya tapos. Ito yung Lamborghini ko. Yung mga toys. Remote control siya pero hindi ko pa nagagamit yan even once. Then, yung mga parang brief. Yung mga t-shirt na hindi masyado ginagamit. Yung ko na nilalagay. So, ang balak pa dito, lalagyan siya ng curtain para hindi kita yung baba. So, ito na lang kasi. Hindi pa tapos eh. So, ito pa nga pala. Mga pang-work ko. Sa ilalim ng kama ko. So, yun. Tingnan nyo ang buong kwarto ko, guys. Ganyan itsura niya. So, yun mga kaibigan ko. Tapos na rin ako mag-edit. I mean, natapos ko siyang i-edit kahapon pa, Saturday. And then, ngayon, Sunday ko lang siya i-upload. At ginawa ko na rin tong outro na to ngayon, Sunday. So, yun nga. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa mga lagi nanonood ng mga kaibigan ko.
dito sa YouTube ko. And then, sana i-share nyo na rin and i-thumbs up nyo. Tsaka kung may napansin kayo ba sa kwarto, kung may kulang, sana i-comment nyo na lang sa baba. Then, maraming maraming salamat sa inyo. So, ulitin ulit. Itatry ko mag-video kapag may free time ako. So, maraming salamat sa inyo. Peace!